Then, hindi ko na-expect na makakapasok ako ng maaga. Kapasok tayo dito sa 26. 100 data sa 26. Mga madaling araw, 2 a.m. Nabas na kayo news ng Fed. And I think the final decision is ituloy sa wait in pagtaas ng interest rate para ibaba yung inflation. Yun naman yung balak talaga nila. Oh, in, sa reaction sa chart, nakita ko sa inyo yung nangyari. So, 24 ng umaga, like 5 a.m., nakita nyo na itong dump na ito, di ba? Nag-post ako, like, sabi ko, nakikiya, nag-bleed. So, yung in-update ko sa Discord natin, na sabi ko, this key level, weak low kasi ito guys eh, weak low ito, pag tinignan nyo, pakita ko sa inyo. Weak low siya, previous weak low, ayan. So, kaya target ko, ilalim niyan para mag-long. Ayan, so, dito tayo nakapag-long. So, prior the 25, yung madaling araw, bumaksak na si BTC, di ba? Mula rin pa ng Nico, ayan. Then, hindi ko na-expect na makakapasok ako na maaga. Kapasok tayo dito sa 26. 100 data sa 26, 99 ba sa mga nandyan. Nung papunta sa FOMC minutes, nung madaling araw, mapapansin nyo, umaangat siya ng tinite. Okay? And usually, I don't trade bago pag malapit na sa FOMC. Ang gusto ko mag-react pagkatapos ng FOMC. Well, natag yung order ko. Yan, dito. Then, prior FOMC ng 2 a.m. sa US. Paangat siya ng paangat. Then, pumudot siya dito sa gap. Okay? Then, bumagsak. Na, natulong na ako. Dito, buti nakapag-close ako dito sa area na to. Kasi minsan din ako nag-open ng trade pag tulog ako. Kasi minsan dun ako nalilikwidit eh. Alam mo yun. Bumagsak pa rin siya sa POI natin dito around their area. At ngayon, ang laki ng liquid din na nakuha. So, kumbaga, both sides nakuha. Yung mga nag-short, yung mga late shorters here, tapos yung mga nag-long dito prior FOMC. So, unless hindi ito nabibreak, itong level na to, goods pa tayo. No? So, ang target ko sana nung una, kung hindi pa naman nakuha, is itong week high. Week high ito eh. Ito. Okay ito. Ayun o, previous week high. Yan yung target ko. Para kunin yan. Di ba? Kasi nakuha na yung previous week low eh. So, I'm guessing na yun nga, baka yun yung pwedeng mangyari. Nag-pump ulit. So, medyo choppy yung price action ni Bitcoin. That's why, me, ang plano ko ngayon is just to trade like 1-2 days for this week. And kumbaga, huwag ako mag-hold ng trade for too long, lalo na sa futures. Kasi, tandaan nyo, lalo na sa crypto market, dahil walang liquidity, kailangan mag-engineer ng market, ng pumps or ng dumps to create those liquidities.